Kayong lahat. So, akala mo ay introvert ka na tao na gusto mo lagi kang mag-isa at walang pakialam sa labas ng mundo? Well, wala ka sa kalingkingan ng mga taong nagmamayari ng mga kakaibang nakahiwalay na tahanan. Tahanan ng mga taong napupuot sa mundo mula sa mga bahay sa isla hanggang sa kataas-taasan ng mga burol at bundok. Samahan niyo ako habang ipinapakita ko ang 10 tahanan ng mga taong napupuot sa mundo. Talagang ito'y nakahiwalay at kamangha-manghang mga bahay na sigurado kong magugulat kayo. Ay ang catchy pillar. Gaano ba kalayo ang kaya mong puntahan para sa iyong paniniwala? Maraming mga taong religyoso at ang devotion nila ay kayang humantong sa napakalaking sakripisyo para sa kanilang pananampalataya. Itong isang monk ay nagkaroon at nakagawa ng idea para maihiwalay niya ang sarili sa lahat. At talagang sobra-sobra, siya ay si Maxine Katarazzi. Iginugol niya ang kanyang 20 years tumira sa monasteryo na ito ay nasa itaas ng catchy pillar. Ang monasteryo ay nakatayo sa itaas ng 131 na talampakang bato na makikita sa bansa ng Georgia. Ang buong buhay niya ay kumpletong inilalaan mag-isa sa katahimikan at sa napakataas nitong monasteryo sa Georgia. Dahil sa talagang isolated itong lugar at ang talagang paraan para makarating dito sa kanyang bahay ay sa pamamagitan ng pag-akyat sa 131 feet na hagdanan at minsan ay inaabot pa ng 20 minutes sa bawat direction. At ginagawa ito ni Maxine 2 beses sa isang linggo para magdasal kasama ang kanyang mga followers. Naging isa siyang monk pagkatapos niyang makalabas sa kulungan dahil gusto niyang magpanibagong buhay. At meron na rin siyang maliit na relihiyong grupo sa ibaba at ang mga followers niya ay paminsan-minsan nagbibigay sa kanya ng mga supplies na kinakailangan niya. Hindi niya gaan pinapayagan ang mga bisita na umakyat sa itaas ng pillar. Pero pag nandun naman na sila, ay kailangan nilang mamalagi dito ng ilang araw para magdasal, para makonsider silang malinis at puro. Ang pagtira sa itaas ng pillar ay mukhang sobra naman. Pero ang ganitong practice ay nagsimula pa noong 15 siglo. Paraan para maiwasan ang makamundong tukso at paraan para mapadali ang pagiging malapit sa Diyos at maramdaman siya. Okay naman pala at maganda, di ba? Oh my God! Wow! Number 2, Bishop Rock. Matatagpuan ito sa Great Britain. Ayon sa Guinness Book of Records, ito daw ang pinakamaliit na isla na may building na nakatayo. Kapag high tide, ang base ng tower at maging ang buong isla ay natatabunan ng tubig. Sa ngayon ay wala nang naninirahan dito, pero noong araw meron. Yun ay ang lighthouse keeper. Nanirahan siya dito mula nang naitayo ito noong 1858 hanggang sa 1991 nang maging automatic na ito. Ito ang pumapangalawa sa pinakamataas na lighthouse na tower sa United Kingdom. At noong may naninirahan pa dito, nakatanggap ito ng title na pinakamaliit na isla sa buong mundo. Nanirahan ka na ba sa isa sa mga ganitong bahay? Kung ang sagot mo ay oo, i-share mo naman ang experience mo. I-comment mo dyan sa ibaba ng video. Number 3, Kubo ng Solvay. Bahay na Kubo ng Solvay. Matatagpuan ito sa northeastern ridge ng Matterhorn Mountains, Switzerland. Ito ang pinakamataas na kubo na nasa itaas ng bundok. Ito ay pinagmamayari ng Swiss Alpine Club na nasa itaas ng 13,133 feet above sea level. Ang club ay may ilang mga kubo-kubo na nagbibigay ng silungan at pagkain kung sa sino mang nangangailangan. Pero ang Solvay na kubo ay talagang nasa pinakaliblib at itinayo para sa intensyon na gamitin kung emergency ay dumating. Naitayo ito noong 1915. Noong mga taong yun, ang mga hayop ang ginagamit na magdala ng mga materyales na ginagamit para itayo ang kubo. Tapos, nagtayo at naglagay din sila ng temporary cable car para magamit sa pagtatransport ng malalaking mga materyales na kinakailangan. Nakumpleto naman ang pagtatayo nito noong 1966 at nalagyan ng emergency telephone. Ang kubo na ito ay talaga namang nasa kataas-taasan ng mundo at may 1,500 feet mula sa Summit Marathon. Ang mapanganib nitong posisyon sa gilid ng bundok ay nagbibigay ng kamangha-manghang tanawin ng mga bulubundukin at pinakapaboritong lugar ng mga mountain climber na gamitin para makapagpahinga ng maigi bago nila kumplituhin ang kanilang susunod na trip.
Number 4, bangin na bahay. Ang nakakalokang bahay na ito ay talaga namang nabigyan ng pangalan na Cliff House. Nasa lugar ito ng Victoria sa Australia at meron itong limang palapag pababa sa gilid ng bangin na bahay. Ang bahay ay na-design ng isang mudscape at talagang katangi-tangi at talagang one of a kind. Hindi na ito nakaka-surprise dahil nasabi ng spokesperson ng kumpanya na ang inspirasyon ng design ay nakuha sa isang barnacle, isang marine shell na kumakapit sa gilid ng barko. Ang entrance ng bahay ay nasa garage sa itaas ng bangin na bahay na bumababa sa bawat floor nito. May elevator na gumagana pababa at pataas sa bawat palapag ng bahay. Ang bawat palapag ay may kanya-kanyang special na design. Sa ibaba ng garage ay ang kusina, living room area, kwarto at iba pa. Bawat palapag ay napapalibutan ng mga bintana paraan para ma-experience at makita ang napakagandang tanawin sa labas ng baybayin ng Australia at karagatan. Ang bahay na ganito ay hindi nararapat na pag-aari ng sino man na may takot sa matataas na lugar. Ngunit talaga namang nakakamangha ang tanawin dito. Number 5, Holy Trinity Monastery. Matatagpuan ito sa sentral ng Greece. Ang Holy Trinity Monastery ay isa sa pinakamatanda sa 6 na gumaganang monasteryo na matatagpuan doon. Naitayo ito taong 1476 at makikitang ito ay nakatayo sa itaas ng 1,300 feet na bato. Noong araw, marami ng taon ang nakakalipas. Ang tanging paraan para makapunta dito ay ang pag-akyat sa hagdanan na tali na may net sa ibaba. Sa ngayon, ang entrance para makarating dito ay ang pag-akyat sa 140 steps na hagdan na hiwa sa bato. Noong araw, ang bahay na ito ang siyang nagtatago at namamahala ng isang historical at mahalagang manuscript. Pero inakaw ito noong World War II. Number 6, Casa Dopenedo Guamaris. Kung itatranslate ito, ang ibig sabihin ay bahay na bato. Ang Casa Dopenedo ay isang architectural monument. Matatagpuan sa pagitan ng Silorico de Bosto sa Fafay sa Northern Portugal. Ang bahay ay may taas na 16.5 feet at naitayo ng may 2,600 feet above sea level. Ang bahay ay nagawa at naitayo sa pamamagitan ng 4 na malalaking granite na bato pagkatapos simulan ang pagbibuild dito noong 1972. Ang bahay ay kompleto sa loob, gumagana at natitirhan. Ang kulang na lang ay ang elektrisidad. Di mailagay dahil sa design na pagkakagawa dito at ang lokasyon na rin na nasa taas ng bundok. Kaya naman, kandila ang pwedeng gamitin pagsapit ng dilim. May malaking fireplace sa loob at swimming pool na nakaukit sa isa sa malaking bato. Ang bahay ay naitayo para maging isang bahay bakasyonan malayo sa kabihasnan. Kaya naman, hindi nila nilagyan ng elektrisidad sa simula pa lang. Sa ngayon, ang bahay ay ginawang museum at bukas para sa mga bisita na handang maglakbay sa gilid ng pabundukan para mapuntahan at bisitahin ito. Number 7, Tubular na Bahay. Ito naman ang hugis latang bahay. Tatlong hugis latang magkakatabi na parang conjoined soup ang dating. Itinayo at binuo ng isang architect na si Richard Carbonier para makatira siya sa malamig na lugar sa tundra sa isla ng Baffin sa Canada. Ang hugis ng building ay nakakatulong hindi lang sa panangga sa malalakas na hangin pati na rin sa pagpigil ng init para manatili sa loob ng bahay. Ayon kay Richard, ang design ng bahay ay ginawa upang hindi gaanong magbigay ng pinsala sa lupa. Medyo may kabagalan nga lang noong binubuo nila ang bahay dahil hahawakan pa lang nila ang mga tools ay naninigas at nagyelo pa agad sa kanilang mga kamay. Naipundar at naitayo ang bahay ng nagkakahalaga ng $260,000 or mahigit sa $13,000,000. Dahil nga sa eco-friendly ang bahay na ito, inaasam-asam ni Richard na sana ang mga kapitbahay niya ay ganun din. Pareho sa kanya kung sakali mang magpatayo sila. Number 8, Liblib na Monasteryo, Irimo de San Colombano. Yan ang tawag sa monasteryong nasa picture. Matatagpuan ito sa Trambolino, Ruberito, Italy. Ang usaling pangrelisyon na ito ay na-design at naitayo noong ikawalong siglo. Makikita mula sa larawan na ang lugar ay talagang napakakakaibang gusali. Mapapaisip ka na lang
kung sino at ano ang gumawa at bumuo ng gusaling ito sa loob ng isang bangin. Kung athletic ka at gusto mong tumakbo mag-exercise, ay okay itong hagdanan dito. Pero kung dito ka titira, hindi mo na naising magbitbit ng mga sangkatutak na grocery paakyat sa hagdanan. Dahil binubuo lamang naman ito ng 102 steps na batong hagdanan para makarating sa itaas. At kalimutan mo na rin bumalik sa pangalawang trip dahil napakaraming hagdanan na aakyatin yan pag inulit mo pa. Isipin mo na lang kung talagang titira ka dito at kailangan mo nang maglipat ng mga gamit mo. Sigurado yan, aabutin ka ng linggo o baka buwan bago mo mailipat lahat ng mga kagamitan mo. Number 9, Drina River House. Nangangarap ka ba ng bahay na napapalibutan ng ilog at kalikasan? At hindi na kailangan magsakripisyo na ma-maintain ang mga damo sa paligid? Bakit hindi? Marami ang may gusto ng ganito, di ba? Bakit hindi subukang lampasan ito at magtayo na lang sa gitna ng ilog? Well, ito ang ginawa ng mga grupo ng talalakihan noong 1968, noong naghahanap sila ng perpektong lugar para mag-sunbathing. Pero yung malaking bato para higaan ay hindi komportable. Kaya naman, sa paglipas ng panahon, unti-unti silang nagdadala at nagdadagdag ng mga kahoy para sa flooring dito at sinundan ng pader at bubong. At ang lahat ng mga materyales na yon ay nadala doon gamit ang bangka. Pero hindi nakakapagtaka kung ang bahay ay maging biktima ng baha at nangyari ito. Nawasak ito ng ilang beses na at itinayo ulit, paulit-ulit mula sa flooring pataas sa kabila ng liblib nitong lugar sa silangan sa gilid ng Tara National Park sa Sylvia. Medyo malapit pa rin ito sa kabayanan ng Virginia Basta. Kaya di na gaanong kalayuan para makahanap ng mga kagamitan. Gayunpaman, ang nag-iisang bahay na ito ay talagang makikitang napapalibutan ng walang anuman kundi ang kalikasan. Metro-metro ang luwag at haba. Ikaw, itira ka ba sa bahay na ito? I-comment mo naman dyan sa ibaba ng video. Number 10, Bahay sa Isla ng Eliday. Kung talagang gusto mo ang matindi at nakahiwalay na bahay malayo sa kabihasnan, nakasama na ang isang buong paraisong isla, bakit hindi subukan ang isla ng Eliday sa Iceland? Ang bahay na ito ay kilalang kilala sa buong mundo dahil sa ito ay nag-iisang bahay na nakatayo sa parte ng timog ng protektadong isla. Naitayo ang bahay na ito taong 1953. Nang panahong iyon, ang isla ay abandonado dahil sa liblib nitong lokasyon. Ang bahay na ito ay ginagamit na lang sa ngayon bilang isang hunting cottage at ito ay pagmamayari ng isang lead hunting association. Ginagamit itong bahay dahil sa perfecto nitong lokasyon para sa pagkahunting ng mga puffin na ibon. Yun nga lang, ang bahay ay walang modernong kagamitan kagaya ng kuryente at tubig. Pero may sauna ito at ginagamitan ng tubig ng ulan. Ulan na nasasagap gamit ang special collecting system. Walang sino man ang pinapayagang tumira o mag-stay dito maliban sa mga miyembro ng hunting association at mga malalapit na kaibigan. Pwede na rin sigurong hulihin ang isa sa kanila para makakonek ka dito. Pero di ko rekomendado yan, ha? Nap ba? Well, salamat po sa panonood. Ikaw, kung papapiliin ka, ano sa mga bahay na ito ang pipiliin mo at titirhan mo? At bakit? I-comment mo sa ibaba ng video.